tungkol sa mga magbabarkadang lalaki kung paano sila nakaka-survive ngayon sa Manila. Sa mga pangyayari sa paligid-ligid. Yes. Working. Kung paano sila nagtatrabaho at paano nakaka-survive yung barkadahan nila. Kasi ang mahal-mahal na ng ano, upa, ang sweldo, kakaunti. So, sino ang cast members mo? Si Enzo. Enzo Pineda. Enzo Pineda. Tapos si Alvi Casino, Larvi Policarpio, Royce Cabrera, at saka si Aaron Concepcion. So this is a sex comedy movie? Ayun. Hindi to sex comedy. Ano siya? Sexy barkada comedy. Sexy barkada comedy. Hindi naman siya BL? Hindi siya BL. Hindi siya BL. Actually, ito mas... Hindi talaga siya BL. More of ang kwento ito ng mga kalalakihan. So, pang... pang PG actually yung inaano namin, yung gusto namin maabot. So parang, curious ako, paano niya siya pinili as the cast? Did they audition for you? Ito o saan pili ni siya? Yung tatlo nag-audition, si Enzo, si Royce, at saka si Aaron. Okay. Pero ang nag-suggest, ang nag-push sa kanila na mag-audition ay si Shandy. Okay. Tapos si Larvi, kakilala ni Shandy, ang kabarkada niya, tapos sinuggest niya si Larvi. Tapos si sino pa isa? Si Albi ay kakilala noong producer. Tapos isa sa mga producer, so kinausap namin kung gusto niya yung script. Tapos nabasa naman niya. Tapos yun. Yung tatlong nag-audition naman si Enzo? Si Enzo, si Royce, tsaka si Aaron. Anong ginawa naman sa audition at nakasabi mo, ay to, pwede itong mga to, nakapasa sila? Ano to? Speaking of, mga adlib. Binigyan naman sila ng eksena tungkol sa pagkakabarkada, kung paano, kung may bagong saltado sa barkada, paano yung ipapakilala. Joke, mag-joke ka sa harap ng camera. So mga ganun yung mga pinagawa namin sa kanila. Inaalala ko kung pinabasa ba namin sila ng lines, parang hindi. More of, pinag-joke namin sila tapos skits, mga spontaneous impromptu na skits. Impromptu. Na bahala sila. Almost all the five leading men sa screen, sa pamata mo bilang director, sino yung pinakagwapo? Oh my God. Ako talaga... Personal lang ha? Personal lang? Directorial. Huwag mo ng personal. Directorial! Directorial na rin. Kasi ito pa, kasi ito eh. Sino ang interest? Hindi, ayaw mo na kasi ko. Sino ang interest? Hindi, yung talaga ang pogi sa screen. Kasi di ba may mga artista na in person, doon na pogi? Kasi talaga ang pogi screen na lahat. Lahat? Oo. Hindi, totoo talaga. Kasi may isa akong kaibigan. Nung makita niya yung teaser, ang ganda nung pagkakasabi yun na hindi daw niya alam kung saan siya titingin. Halos ay hindi talaga sila. Oo. At sinadya talaga yun ah. Ano parang iba-ibang itsura ng kabataan lalaki ngayon na well-represented lahat doon sa lima. May taga-probinsya, taga-probinsya si Aaron. May susya. May susya. Yung call agent si Itlo. Si Larvi. Siya yung call center agent talaga. Yapi. Si Enzo, ano ang role? Siya ay gym instructor. So, may basel-basel. Tapos si Albi yung waiter. Waiter. Medyo yung seryoso yung character. Tapos, si Royce, call center din. Kasama sila ni Larvi. Yes. Na later on, was, gym instructor. Yes, na later on, mag-gym instructor pag pumasok na si Enzo sa ano. So yun, tungkol talaga to sa kung ano yung mga trabaho pinagdadaanan ngayon ng mga batang Pilipino. And pandemic. Pero pre-pandemic. Out of the five characters, since kilala mo si Sean, siya yung producer nito. Sino sa palagay mo? Ang papi niya. Ang magiging papi niya. Parang alam ko. Parang magiging attracted siya sa character. Ako ang ano talaga. Sino ba yung pinaka? Ito naman. Sa character lang. Obvious naman ito from the start. Enzo talaga. Si Enzo? Enzo talaga. Kasi pinush talaga ni... Nakatrabaho na ni ano ni Shelly si Enzo before doon sa... Yung basta Sinimalaya film. Tapos... Yung Winky Sunshine. Hindi. Sinimalaya yun eh. The QC naman yung sinasabi mo. Parang, ah, QC naman. Basta yung magulong movie. Yun. So anyway. So, hindi pumasok yung sila po. Sinimawan yun. Si Joem. Sinimawan. Si Joem nandun din. Sinimawan. Yung kay Dustin. Yan, Dustin. Yung kay Dustin. Sinimawan. Hindi yan yung sinimawan. Sasama dapat sila po. About sa world.
Oo, parang yung... Post-apocalyptic. Oo, parang apocalyptic something. Yes, so... Utopia. Utopia. So si Lorenzo ang... ano, parang Apple of the Eye ni Shandy. Yes. Kaya pinag-audition niya. Eh, hindi ko kilala si ano, si Enzo noon. So sabi ni Shandy, direct, well, gustuhan mo yan. Kung hindi, pag-auditionin natin. So, pinag-audition na. Ano, paano ka na-impress kay Lorenzo? And convince you na, uy, bagay sa kanyang role. Maganda yung kanyang audition. Ang ano kasi talaga, kasi pinag-usap na nanay. Hindi ko na talaga masagal sa utak ko yung ad-lib. May ad-lib? Oo, talaga. Okay yung ano, may presence. At hindi kabado sa ano, hindi kabado sa camera, may presence. Mm-hmm. So at matangkad. Uh-huh. Yun. So kaya wala naman akong protesta doon nung gusto kong i-cast dito as the main lead ni ano. Ni Shandy, sabi ko okay. At matino naman kausap. Work, hindi maarte. You work with these five boys. Sa kanila, sino pinakamabait sa shooting? Eto na. Pinakamabahit sa shooting. Or madaling katrabaho. Oh. Even that, gusto ko silang makatrabaho ulit lahat. Okay. Wala mong gano'n. So, wala sa mga pwede sila. Kasi ito na nga, ewan kung bakit natatapat ako sa mga projects na parating ensemble. Okay. Ito, inalaban ko ito as an ensemble. Wala akong ilalaglag sa kanila. Papapugian man, or pa yung ano nila, yung sense of comic timing, yung acting, yung dynamics. Kaya ano din, pinag-chop din ang parang magkasama-sama ito. Kasi ang hirap nitong i-cast, ha? Itong lima, ang dami pinag-aaral namin dito. Lahat ng eksena, magkasama silang lahat? Or may tatlo lang, dalawa? May mga combi-combi combination. Sino pinakababango sa lima? Pinakamabango? Ano din sa'yo pinakamabango? Siyempre, way more shooting! Oh, in fairness, wala akong naamoy sa kanila na nagpabango. Natural ang amoy. Oo, natural lang amoy. Wala naman sila nakakasulas. Oo, for me. Pakasulas. Ayaw mo nang yung perfume. Yung sobrang okay yung perfume. Yung sobrang perfume. Wala akong natandaan sa kanila. Na. Sino pinakapilyo? Pinakapilyo? Si ano na siguro? Albi. Si Roy. Si Roy. Mapilyo si Roy. Pilyo in what sense? Ma-joke parati. Kalog sa set. Pag nakubad na silang lima, sino pinaka-sexy for you? Nag-ubad siya. Ayaw talagang bitawan yun. Hindi, yun lang. Siyempre tabloid ako, di ba? Oo. Mauuna siya bago yung refresh ko. Kaya gano'n nito na. Pagandahan na lang ng katawan. Kanina ko na-sexyhan. May kanya-kanya kasing ka-sexyhan yung ano. Halimbawa, si Aaron very lean. Aaron Conception. Okay. Very lean yung ano yung lean and very tokoy looking. Oo, siya pinaka. Nagbagay na bagay sa ano sa character niya na okay. Taga-probinsya. Yun ang describe mo lang siya. Si Lorenzo. Si Enzo talagang ano, the brown eye candy. Oo nga eh. Brown eye candy. The caramel. Okay. Lauren of the Rings. Yun ang term nila, di ba? Hindi ba yan? Di ba yan sa icing, sa cupcake? Ayun. Si Larby. Si Larby talaga, my God. Ang metrosexual. Ang ano din. Tapos may matangkad din si Larby. Ang laki niya. Tapos talagang gym buff. At alaga sa katawan. Direk si manager ni Larby. Wala yata. Manager Tumumano siya ng sarili niya. Tapos si Pendry ko na-discuss. Si Albi. O si Albi naman. Pero tinapay kong tinapay. Mm-hmm. So abs kong abs. So yun. Lahat ng basi. Hindi lang siya yung chinusa. Mas gusto niya yung role. Yan, may sagot ako dyan. Pinabasa namin yung script. Gusto talaga niya yung role na... Gym instructor. Na waiter. Kasi may magkakaroon ng iba yung story arc. Ni Albi dito na mahirap pag mag-direct pag ganyan karami yung cast. So, yes, diba, napakahirap. Okay. Kaya gusto ko walang arte sa set. Kapag sinabing ganito, makaka-deliver agad. Tapos kaya may dynamics at ensemble talaga yung acting. Kasi kung hindi, papalpak talaga. Direct, yung limang cast ba, can you consider them as a natural comedian or nag-a-adlib ba sila sa ilang sa mga dito, ito, pwede na akong maging honest dito. Dito ang pinaka nag-adlib sa lahat ng mga characters. Kasi ang hirap din i-script niya na,
ensemble yan. Pag i-script mo yan, hindi pwedeng lahat yan may linya. Lalo na kung sabay-sabay magsasalita, hindi pwede yung naghihintayan lang sila kung sino sunod na linya. Dapat dyan may sapawan, etc. Ang usay si Albie. May isang eksena dyan na di ko rin napansin nung sinusulat ko yung script. Sabi talaga ni direct, parang wala pa akong linya. Sabi ko, oo nga. Oo, totoo talaga ito. Oo nga, sabi ko, parang wala pa. Tapos sabi ko, so, paano ko arte dito direct sa eksenang ito? So diniscuss namin yung character. Tapos sabi ko, ito ang mga pwede mong i-adlib. Ito yung mga sense. At ang ganda. Parang nasa script lang. So, in fact, I'm sure hindi nyo mahalata kung alin doon yung adlib. May mga ganun si Aspie. Ano yung sugar? Pero direct, anong ginagawa mo kapag may mga actors na hindi masyado nakakapag-deliver like sa comic? Like for this one. Sisigawan mo ba din? Nag-walk out? Hindi. Anong tantrum sa pala direct? Ang hirap ang totoong lalaki. Oo, kaya nga, anong tantrum? Diba, ako kulit ng mga yun. Ang tantrum ko, walk out. Pero dito sa... Wala na salisalita? Oo. Ayoko kasi stressful. Ano ka stressful ng pag-direct, ha? So lahat ng bagay, ng detalye, dapat alam na alam mo. So parang... walk out lang, babae mo. Gusto ko magpahinga. Nangyari ba sa Kulyon? Hindi naman, ano? Hindi nangyari sa Kulyon. Pero may isang, sa isang pelikula mo naman ako nagwala. Walk out. Yun. So, wala. Hindi man, walk out lang. Sabi ko, pagod na ako, bahala kayo dyan, natutulog ako. Pero not, sa Call Me Papi, hindi niya. Hindi, ang gaan nito. Masaya. I love them. Kung pwede lang ulitin, no, with Shandy sana. Hindi naman sa EDSA yung nangyari. Ay, hindi sa EDSA. EDSA din, ang galing din ng ano doon, no? Kasi sa kalagitnaan din yun ng EDSA, walang standby area, so lahat nasa kanilang yun. So, at ang init, ang ingay-ingay, amazingly, walang nag-ano doon.